Mga guys, magandang araw muli sa ating lahat. Ngayon na... Ngayon naman nandito tayo sa Korean Memorial Veterans. So, nakikita nyo sa likod ko, ito ang ginamit nila noong panahon ng World War ng South Korea at saka North Korea. So nakikita nyo ito yung mga kagamitan ginamit nila nito. So andi dito ngayon ito naka-display dito sa Korean Memorial. So ayan siya. So nakikita nyo sa likod ko, ito yung mga ginamit ng panahon ng World War ng South Korea at saka North Korea. So ayan makikita nyo sa ano. Sa likod ko, itong mga ginamit na kagamitan nung panahon ng giyara na yon. So, ayan siya, makikita nyo. Ito yung mga kaganito. So, kompleto lahat siya. Nandito lahat, pati yung mga air space na ginamit nila nung panahon na yon. So, kompleto. Andito yung mga US Air Force na ginamit ng panahon na yon. C-150 ang ginamit nung panahon ng World War na yon. Nung South Korea at saka North Korea. So ito rin ang ginamit nilang warship nung panahon na yon. So nakikita nyo, ito ang ginamit nila ng warship nung panahon ng digmaan ng South Korea at saka North Korea. So ito ang warship nila nung ginamit. So andito ay naka-discipline lang dito sa Korean Memorial dito lang sa ano sa dito sa area ng ano malapit na to sa Itaewon. So yung area na to, so makita ito ni mga ginamit na ano yung mga US Air Force, yung US Air Force ang pinakamalaking ginamit nila nung panahon ng World War ng North Korea. So ayan siya yung mga US Air Force. So andi dito lahat yan. So andun naman ang sa kabila, andun ang mga missile niya. So ang ginamit ng ano, so ikaw ba naman pag tinamaan ka ng missile, talaga hindi ka talaga bubuhayin kahit sa mga tangkit sa naglalaki ang mga tangkit, talaga hindi ka talaga bubuhayin. So kita nyo, so ito naman ang mga missile na ginamit nila nung Korean War. So naglalakihan talaga, so baka isang barangay nito is gumuho pag ito'y nabagsakan ng mga missile na to. Sa lalaki ba naman ito? Ando naman sa likod yung mga ginamit ng mga warplane. So, ayan ang mga warplane na ginamit nila. So, ayan. Yung mga warplane nila. So, medyo makaluma pa pero pwede pa naman gamitin. Sayang din to. So, yung mga warplane nila. So, ayan siya. So, andito yun. Naka-display na lang siya. So sa bandaro naman doon ang mga ano nila, yung mga tangke nilang ginamit, itong mga tangke. So ito naman yung C-150 ng US. Ito ang C-150 ng US. So ayan. So ayan naman mga ibang mga medyo makaluma na rin ano, mga warplane nila. So ayan siya. So dako naman tayo sa bandaro, nandoon ang mga tangke nila. So ayan yung mga arsenal na, so naglalakihan din ang mga tangke. So makikita nyo naman siya, oh. Naglalakihan siya. Pag ikita talagang tinamaan, binagsakan yan talagang. Hindi ka talaga bubuhayin yan. So ayan siya. So tingnan natin ang loob nito. So ayan ang loob niya. So ilan din ang magiging sakay niya. So mga pang transport lang siguro din ang mga tangke na to. May mga upuan pa sa ano, sa loob. So ayan siya, oh. Ayan yung mga tangke nila. Oh. Ayan ang loob talaga ng mga tangke. Ilan din ang mga sasakay niya ng ano. Mga kombatant siya sa loob yan. So ayan siya. Ayan o. Oh. Ito yung mga tangke talaga nila. Ayan o. Oh. Yung mga armas. Andito lang lahat siya, naka-display mga kagamitan ng ginamit ng Korean War. So, itong pinakamalaking tangke. So, ito lang yata nakita kong tangke na sobrang laki.
Yan o. So, ang laki siya. Doon sa taas, may ano pa, may air sight pa siya doon sa taas. So, malaki talagang tanke na to. Ayan siya. So, andito naman yung ano, yung mga artillery na ginamit nila. So, naglalakihan din. Pag cameraman is, tinamaamba naman yan. Talaga hindi ka bubuhayin yan. Ayan, no? Grabe. Andito na lahat yan. Naka-display na lang. Pero sayang din yan kung gumagana pa yan, diba? So, ito ang pinakamalaki din tanke. Ito yatang gamit ng US. So, karamihan kasi dito is kagamitan ng ano, kagamitan ng US. Kasi ang pinakamarami talagang pinadala dito yung tropa ng US. Nasa 1 million ng tropa ang US na pinadala rito. Nung panahon ng Korean War. So, ilang years din nagtagal ang Korean Wars? Nasa 5 years din. So, yan naman yung C-150 din ng US. Sa kabila man yung C-150 ng Korea. Yun ang C-150 ng Korea. Ito naman ang C-150 ng US. So, ayan o. Naglalakihan talaga yung mga tanki na yan. Talaga pag binagsakan ba naman sa barangay talaga yan. Talagang lumikas ka na. Hindi ka talagang bubuhayin yan. Sa lalaki ng mga tanki na to. Ngayon lang ako nakakita ng ganitong lalaki ng tanki. So, as usually naman, nakikita ko medyo normal lang ang kalakihan, pero ito nasa ang lalaki ng mga tanke na to. Ayan siya. Dito lang lahat mga nakadisplay na lang to. Dito sa Korean Memorial Museum. Ay, hindi nang ano nila yung warship na ginamit din nila noong panahon ng Korean War. Ayan yung warship nila. So, kompleto rin ng mga kagamitan. So, ayan siya. Talagang lalaki talaga. Tita, may mga gulong pa lang. No? Yan yung ibang mga warplane nila na ginamit ng panahon na yun. Ito. So, medyo makaluma pa. Yan o. ROC Air Force, ROC Air Force. So, iyon ang pinakamalaking ano, Air Force ng US. Yan, US Air Force ng US. Yan, pinakamalaking aeroplano ang pinadala rito sa Korea. So, ayan siya. So, yan muna mga guys. Follow my YouTube channel, Homesick Therapy Vlog. So, don't forget to subscribe and then click na notification bell para updated ka sa aking next gagawin video. So, hanggang dyan muna. Babu at magandang hapon sa ating lahat. Peace mga guys. Babu!